It's normal that my sisters and I have different fathers too. I had a relationship at an early age of 16 with a man who was way older than me. I engaged in an immoral relationship. Maria Venus Bayonitora, o kilala bilang si Venus Ra, ay pinanganak noong July 7, 1988 sa Doha, Qatar. Sa kanyang Indian na ama at Filipina naman ang kanyang ina na dating domestic helper. Si Venus ay bunga ng isang premarital na relasyon. Yung nanay ko nagtrabaho sa abroad bilang isang domestic helper at iniwan niya yung apat niyang anak sa lola ko sa Pilipinas. She worked in Doha, Qatar, where she met my father. I was born out of wedlock. Bunso sa limang magkakapatid si Venus. Pagkatapos may panganak sa Doha, ay inuwi siya ng kanyang nanay sa kanyang lola dito sa Pilipinas. Nanirahan siya sa Pilipinas kasama pa ng iba niyang mga kapatid. Lumaki siya na hindi kilala ang tunay niyang ama. Sa isang payak na pamumuhay, katulad ng paggawa ng bahay kubo, sa pamamagitan ng pagsasalansa ng dahon ng anahaw at pagputol ng mga kahoy. Minsan na rin nakaranas si Venus ng buhay pagsasaka. Napakasimple lang ng buhay ni Venus sa Batoca, Marina Sur, na wala pang kuryente sa kanyang kapanahunan. I grew up thinking that life was normal. Na normal lang na yung nanay ko at yung mga kapatid niya, iba-iba yung tatay nila. It's normal that my sisters and I have different fathers too. At dahil hindi kinamulatang lumaki ni Venus kasama ng kanyang tunay na ama, naramdaman niya ang emptiness sa kanyang puso. Growing up without knowing my biological father left a huge vacuum in my heart. Ito na rin ang naging hudyat na pumasok si Venus sa pakikipagrelasyon sa murang edad. I had a relationship at an early age of 16 with a man who was way older than me. I was longing for love, protection, and for a father figure, but I was looking for those in the wrong places and in the wrong people. Naniniwala si Venus na pag siya ay nakipagrelasyon sa isang mature at may kaya na lalaki, magiging katuwang niya itong mag-aangat sa kanya sa kahirapan. As I grew older, the kind of life that I was living caused me to think that satisfaction can be found in life partners, that love can only be found in a man, and poverty can end when you find that knight in shining armor. Si Venus ay nakaranas ding magkaroon ng hindi maayos na pakikipagrelasyon. I engaged in immoral relationship because I thought, pag mahal mo, ibibigay mo lahat. Even if the person is just your boyfriend, and you give everything, including your body. That kind of practice continued from high school, college, even after I graduated, thinking that different relationships could satisfy the vacuum in my heart and would give me security. Noong 2008, sumali si Venus sa Miss Philippines Earth at isang kaibigang babae na Kristiyano ang nagbahagi sa kanya ng salita ng Diyos. At habang sila'y nananalangin, naramdaman ni Venus ang presensya ng Diyos na bumalot sa kanyang puso na hudyat para umiyak ito. I remember during the prayer time, I cried upon saying that I accept Jesus in my heart. Pero pagkatapos ng mga ilang mga araw, lumipas na rin ang mga linggo at buwan, nakalimutan niya ulit ang Panginoon dahil sa pagiging abala nito sa kanyang mga karir. Noong 2010, ikinatawan ni Venus Ra ang Pilipinas sa Miss Universe at nakamit niya ang fourth runner-up sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahong walang napapanalo ng corona ang Pilipinas. Pagkatapos ng nasabing patimbalak, ipinakilala siya ng kanyang pinsan sa isang Christian group at dito na ipaalala sa kanya ulit ang buhay na kasama si Kristo.
I fully understood the gospel at that time. God allowed me to see on that day how much He loves me and how much He cares for me. And even if I've gone astray, He, being a good Father, still accepts me and His family with arms wide open. God allowed me to see that I have been living a sinful life. And because of His love for me, He sent His one and only Son, Jesus, to live a perfect life that I cannot live, and a horrific death that is supposed to be for me. He died on the cross so that He could be the payment for my sins. Yung sinasabi pala sa Romans 6:23, totoo pala talaga yun. It says, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord." Napagtanto ni Venus na si Jesus lamang sapat na. Na si Jesus pala ang bubuo ng kanyang pagkatao. At first, I was afraid to fully commit my life to Jesus because I thought I might lose the things that I have. I was still enjoying my Miss Universe crown. I have a new stint in the show business. I'm able to give my family a comfortable life. Natatakot ako na ibigay lahat sa Panginoon. Kasi akala ko, if I will fully give my life to Jesus, I might lose everything. But God's word in John 10:10 became so true to me. It says, "The thief comes only to steal, kill, and destroy. I came that you may have life and have it abundantly." By God's grace alone, He slowly but surely removed the things that are not pleasing to Him, like immoral relationships, selfish ambitions, fear, insecurities, and many more, and replace it with love, peace that comes only from the Lord. Ibinigay nga ni Venus ang kanyang buhay kay Kristo. That day, I repented from my sins, asked for forgiveness, and surrendered my life to Jesus. From there, I realized that the vacuum in one's heart cannot be fulfilled by a husband, nor security can be found in a man. God allowed me to see that I can only be complete in Him. He alone fills that void in my heart. He alone is my security, my protector, my provider, and the lover of my soul. Noong 2014, naging aktibo si Venus sa isang grupong layunin ay ipalaganap ang pagmamahal ni Kristo at may paranas din sa iba ang pagmamahal na hindi kayang pantayan ng kahit sino mang lalaki. Binigyan din si Venus ng 8 kabataang dinidisciple niya. At naging aktibo din si Venus sa ministry ng Sagip Kabataan Elevate na sumasaklaw sa mga high school at college students na ang layunin ay ituro sa kanila ang mga topikong may kinalaman sa drug addiction, premarital relationships, teenage pregnancies, suicide, depression, insecurities, at marami pang iba. I still do not know what the future holds for me, but one thing I know, my Heavenly Father holds my future. One thing I ask from the Lord, this what I desire, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. I'm waiting for that day that my perishable crown will be replaced by imperishable ones from Jesus, and that He would tell me face to face, "Well done, good and faithful servant." My name is Venus, once lost but now found, once fatherless but now adopted by the King of Kings and the Lord of Lords. To Jesus be all the glory and honor forever.